magandang araw sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel at sa mga nakikinig. At ang aking pong dadalhin for today, ano pong tatalakayin ay doon po sa kung saan tumawid nga si Moises. Pero bago po natin itong isahan, muli nagbibigay tayo ng pasalamat sa ating Panginoong Jesus Kristo na binigyan niya tayo ng kaalaman ng ganito. Ang lahat po sa panahon ngayon ay nare-reveal na. Siyempre po, nung time ngayon, nagbigay na ang Panginoon ng kanyang pahayag tungkol sa mga tao na yung mga umaabot at dumarating ay talagang naitadhana niya na at yung maiiwalas niya na ang kanyang sikretong panukala. Sa ngayon po, habang ako'y buhay pa, yung pong Garden of Eden, narating ko na po yan. Hindi na po yan makikita ng tao, pero nadadaanan po yan ng mga marino at navigator. Hindi lang po nila alam kung saan nakalagay yun. Yun din po, tinawiran ni Moises, napuntahan ko na rin po yan, tulad ng Pahirot, Migdol, yung binanggit po sa mga Bible character. At yan po ay nadaanan po yan, napuntahan po yan sa Thebes, sa Goshen, portrasin po yan ngayon. At dyan po namahay yung mga Israelite yung time na sila ay inalipin. Napuntahan ko po yan. That time po kasi na wala akong hilig sa mga ganyan, na ipagsama ko yung sa history. Ngayon po, bago natin talakayin yan, ang akin pong share sa inyo ngayon ay yung tungkol sa pagtawid ni Moises. Kung saan ba ito nakalagay? Saan ba talaga ito matatagpuan? Marami po kasi na makikita ninyo sa Discovery Channel, pag pinapanood ko po yung Discovery Channel, may mali. Sabi ko, may mali. Bakit? Because the author of the Discovery Channel will not follow for what the Lord God been given into the Bible, for what is the word is written into the Bible. So nagkaroon lang sila ng saliksik na ayon sa sarili nila. Tingnan niyo po yung ibang kumuha sa Discovery Channel, napunta po sila sa Red Sea, Red Sea. So iba po yung R-E-D or red color, Red Sea, iba po yung R-E-E-D, di ba? Pag tinutukoy po ninyo R-E-E-D, it's a kind of riverbank na creek po siya. Tapos, may mga kanal po yan, mga channel. Katulad ng isang halimbawa po sa inyo ay ang Laguna de Bay. Anong kulay ba tubig sa Laguna de Bay? Di ba mapula? Dahil po yan eh, may mga kanal po yan, may mga channel po yan sa mga tulad ng Binangonan, sa Boro, may mga channel po yan. Diyan po yan umiimbang. So, iyan yung tinutukoy ng Diyos sa Bible na sila'y tumawid sa mga dagat na tambo. Or, sa other translation ng Bible, sinabi iyan sila'y tumawid sa dagat na pula. Hindi po tinanggit ng Panginoon doon na sila'y tumawid sa pulang dagat doon sa may Gulf of Aden. Kasi po yung nasa napapanood ko sa Discovery Channel, Gulf of Aden yung kanilang tinawid. Kasi yun, ngayon nga po yung Red Sea. Makikita niyo po yun mamaya, papakita ko sa inyo kahit mapa lang. Ngayon po, ipagpasalamat po natin sa Panginoon ng lahat dahil ngayon malalaman po natin ang katotohanan kung saan po ba, hindi po kayo in-guide nyo, maging ganito kayong religion. No, wala po religion dito or involved. So, I have to share also my knowledge regarding the history because it is my favorite po talaga to find out it was written for what the history is was given to us. And of course, the history, some of those words will be replaced or some words na talagang inano nila, deconstructed. Marami din hindi makatotohanan. But this time po, but if the Bible says, the Bible will not give you a false, even a single letter or yung mga dots lang. So, and everyone for the words is perfect because the Word of God is perfect. So, kung
babatayan po natin at makinig po tayo sa ating Panginoon, alam po natin kung saan po talaga nakalocate ang tinawiran ni Moses. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo, purihin ang ating Panginoon at atin siyang luwalhatiin sa kanyang kadakilaan. Ngayon po, ito yung mapa. No? Ito po yung buong globe. So, kung mag-uumpisa po tayo, magbasa sa Exodus, itong pong mapa, kung makikita po nitong aking cursor, yung cursor ko ayan, no? Ito po yung Red Sea, ito, ilapit po natin, ayan, nakikita po ninyo, ayan, o, Red Sea. Red Sea po yan. Ang katapat po niyan, Saudi Arabia. Ang katapat niyan ay Nubia. Ito po yung katapat niya. Ayan, ayan po yan. Ay, ito po yung Egypt. No? Ayan po yung Egypt. Hindi po dyan namahay ang Israel. So, hindi po dyan at hindi din po ito yung tinawid nila. Kasi ang tawid po niyan ay Red Sea. Red Sea, ang tawid niyan, Saudi Arabia. Wala pong tinukoy ang ating Panginoon na tumawid sila, pagtawid nila sa dagat, i Saudi Arabia niyan. No? Wala po. Kung bibigyan po natin ng pansin, aakyat po tayo sa taas. Ayan. Ayan po yung Mount Sinai. Okay. Sila po ay pinatira sa Goshen. Goshen. So, ang Goshen, saan po ba ang Goshen? Okay. Ito po yung Goshen. Ayan. Ito po yung Goshen. Ayan yung Goshen. So, kung titignan natin yan ng physical features, ayan, Nile River, kung makikita ninyo, Lower Egypt, Nile River, Delta, ito po yun, dito po yun ang nagkulan ng dagat, ng ilog na inano ng Diyos. So, dito po sa bandang lugar, ayan, meron po mga ganitong ilog, dagat, ganito, malawak po yan. Kung titignan po natin yan, kung ilang mile po yan, pag tinawid po yan, kung ilang mile yan, okay, magmula po dito, pag tinawid mo yan, ayan po, 11.6 kilometers kung tatawid. Maliit lang po yung ilog na yan, dagat na yan. So, ilan yan? 11.6 kilometers. Di po ba? So, ngayon po, ang ating pong ano dito, kung saan nga ba sila tumawid. Di ba? Okay, balik po natin sa comprehensive. So, ito po yung Goshen. Goshen. So, ngayon po, ilapit po natin siya. Ayan na po yung mga ilog-ilog. Ayan, ayan na po yung mga ilog-ilog. So, itong, ayan, ang pangalan po talaga ng sa Mesopotamia, pag sinabi mong dagat ng mga tambo, ay Isthmus of Suez. Nung araw po kasi, wala po ito. Ayan o, port side na po ngayon yan. Ayan o, port side. Wala po itong kanal na to, wala. Ito po ay Mediterranean Sea. Okay, Mediterranean Sea po yan. Ito po ay, wala ito. Ito itong buwan na itong malaki. Wala po yan ha, wala yan. Wala nung araw yan. Ngayon po, ito po yung Goshen. Dito nakatira ang Israelites. Nung araw, dito sa Nile. Dito po nakatira sila Moises dito. Nung inalis po yan, sila ni Moises, kung titignan ninyo sa Bible, sa Exodus, pinatawid, sila po ay naglakad magmula rito, papunta dito, sa Pahahirot. Ito po yung Pahahirot, ha? Ito po yung Pahahirot. Kung makikita ninyo ito, ito po yung Pahahirot, in between, nagkumpul-kumpul po sila between Migdol and Pahahirot. Ito po yung Migdol. Ito, Romana po ngayon yan, Romana. Yan po ang Migdol. Tapos, ito po yung Pahahirot. Ito po yung Pahahirot. Alcantara na po yan, o. Kaya ito dito, Al-Amar, Al-Tal, At-Tal, Al-Amar. Dito po yan, dito po yan yung ano, yung Pahirot and Mig. Ang sabi po doon sa Bible,
pinagkumpul-kumpul sila in between Pahirot and Migdol. Okay. Nakita niyo po ba itong maliit na ito? Diyan po sila tumawid. Kung titignan po ninyo, magmula dito, papunta, patawid po dito, kung ilang miles, tingnan niyo ilang miles. 4.2 kilometers. Aba, napakataba po yan. 4 na kilometro at 4,200 kilometers. 4 kilometers and 200 meters. Iyan po yan. Ayan o. Yan. Kaya nga lang po, kung titignan ninyo sa Bible, yan ang binanggit ng Bible between Pahirot and Migdol. Ito po yung Migdol. Ah, ito po yung Migdol ha. Yan po yung Migdol. Migdol po yan. Yan. Okay. Kaya tapos ito po yung Pahirot. Dito sila pinagkumpul-kumpul. Yan. Diyan po sila pinagkumpul-kumpul. Okay. No. Bakit ba ganyan ang kulay na yan? Wala nang dagat. Kasi po, nung araw, 16.7 ang lalim nito. 16.7. Bakit po yan ngayon? Wala na siyang dagat. Bakit po nawala ang dagat yan? Dahil po ito binutas. Ito, butas nito eh. Ito, butas nito. Ito po ay dagat. Ito, dagat po ito, Mediterranean Sea. Kung titignan ninyo ito po, ayan o, Mediterranean Sea po yan. Binutas po yan, binutas. Binutas yan. Ngayon po, kung palilitin natin, no? Binutas po yan, binutas. Ayan o, galing sa dagat sa kabila. Papunta, ang tagos niyan ay sa Saudi Arabia, no? Ayan, binutas po yan, binutas hanggang nakarating dito sa kabilang dagat sa Gulf of Aden. Ayan, tawag nila Gulf of Suez. Yan po yan. Kaya po, yung binanggit sa Bible na ginanggit sa na dagat na mapait, hindi na po siya mapait ngayon. Ito po yung dagat na mapait. Ito o, oh, ayan o, oh, Little Bitter Lake. No? Wala na po siya, dagat na mapait. Yan po ang binanggit sa Bible. Dagat na mapait. Hindi na po siya ngayon dagat na mapait. Maalat na po yan. Kasi, yan ay, ayan o, Great Bitter Lake. No? So, dati po yan, walang daanan dyan. Kung hindi, ito lang malawa-lawa. Ganyan po yung tinawira ni Moises. No? Diyan lang po yan. Malayo, tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo ha. Magmula po dito, kung dito tumawid sila Moises sa Gulf of Aden o Red Sea, ayan po o Red Sea, kung dito po sila tumawid, ayan, alam nyo ba magmula doon sa tinira nila kung ilang kilometro, ayan o, 143 kilometers. So napakalaking kasi ng malingan na yung sinasabi ng Discovery Channel na sila'y tumawid dito kasi 143 kilometers po yan. Ang sinabi sa Bible is 3 days lang silang naglakbay papuntang Migdol at between Migdol and Pahirot. 3 days lang. Iyan pong 143 kilometers, hindi po yan matatahak ng 3 araw lang. Ano ba yan? Okay, balik po tayo ha, balik. Okay, ito po yun ha, ito yung tinawira ni Moses. Kaya hanggang ngayon hindi nila makita-kita yan. Wala na kasing tubig yan. Ayan, wala nang tubig yan. Nabutas po kasi, ito pong binutas na ito, dinadaanan na ito ng barko ngayon. 60 meters ang lalim po niyan. 60 meters. Ito po yung 60, yung lalim na dating tinawira nila Moses, 16.7 meters. Hinigop na nito, kaya lahat ng tubig dito, ito, lahat itong mga ilog na ito, dagat na ito, nahigop na po dito, nandito na. So, nawala na yung ano dyan, nawala na yung dagat nila dyan. Yung tinawiran ni Moses. Kaya hanggang ngayon, hindi nila ngayon malocate kung saan talaga yung katotohanan. At yun daw ay nagkaroon ng high tide dahil sa pagputok ng Santorini Volcano. Napakalaking kalukuha po yan dahil nandyan pa ngayon yung lupa na yan eh. O, diba? Andyan pa ngayon yan. Hanggang ngayon, in the present, nandyan pa yan. Wala. Hindi lang gagawa ng mapa ang World Atlas map kung iyan ay wala na. Hanggang ngayon, present pa po yan ngayon. So, ngayon po, ang pangalan po talaga niyan, Isthmus of Suez.
So, tatagalogin ko doon sa Bible na nakasabi, no? Mula sa dagat ng mga tambo. Okay, ayan po yung mga dagat ng mga tambo, ah. Ayan, mga dagat ng tambo. Suez, or Suez Canal. Okay. Ah? Diyan po tumawid si Moises. So, kaya po malinaw na ang mga seaman lang ang pwedeng dumaan dyan. At alam nila na yan, ngayon alam na nila na yan, dyan tumawid si Moises. Hindi po ba? So, maraming salamat po sa inyong mga pakikinig. At sana po may natutunan kayo kahit paano. Dahil po yan ay napaka-importante po dahil para hindi po tayo maloko. Dahil doon po sa mga mayroong mga maraming katotohanan sa Discovery Channel, meron din namang hindi. But if we talk about the history of God, napakalabo po yung sinabi ng mga history ng Discovery Channel. Mas may katotohanan if you are follow what the Word of God was given into the Bible. Kung sinulat po nila yon, hindi sila maliligaw. Hanggang ngayon po, hindi nila ngayon malukit kung ano-ano yung magkakaiba-kaiba sila ng paliwanag, magkaiba-iba sila ng mga research nila. Bakit may tubig ang kanilang research samantalang wala na in the presence yung tinawiran ni Moises, wala na po tubig. So, kung ngayon po ninyo sa susunod, dyan din po natin makikita ang Garden of Eden. Ang Garden of Eden po, kabaligtaran na po yan. Yung pong tubig na wala dyan, yung kay Moises, tinawiran ni Moises, naging lupa na, yun namang Garden of Eden, naging tubig naman. Abangan niyo po ako sa susunod at tatalakayin po natin kung saan nga ba nakalukit ang Garden of Eden at ano nga ba ang nangyari dito hanggang sa mga panahon ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. May the God bless you all. Ito po ang inyong lingkod, Rodney Ayala, ang tagahatid ng mabuting balita sa inyo.